Magandang araw mga convincers. Siyempre, kasama natin ngayon ang pinakamagandang senadora sa Pilipinas ngayon at isang malapit na kaibigan natin, si Senator Risa Ontiveros. Ma'am, kamusta po kayo? Okay naman, Vince, at magandang araw. Tutuwa naman ako makasama yung iba pang mga convincers or mga convinced. Apo. Ayan, so nandito ako ngayon, Senator, para i-endorse sana yung Akbayan Partylist, no? At yun nga, can you tell us more about Akbayan at ano ba yung causes na advocacies na ginagawa ng Akbayan? Well, sinasaklaw ng advocacies ng Akbayan ang iba't ibang mga batayang sektor kasama ang ating mga OFWs at overseas Filipinos. 2003 pa, sweet 16 years ago, okay, Ipinasa ng Akbayan yung overseas absentee voting law, okay, para maitaguyod at protektahan yung karapatan ng ating mga kababayan overseas na i-exercise pa rin yung karapatan na bumoto. So, ibig sabihin, ang Akbayan ang isa sa mga may akda nung batas para sa overseas absentee voting. So, Senator, pag ako ay isang overseas Filipino worker, kakapasa ngayon ng expanded maternity health law. No? Congratulations sa atin. Sa talaga. Pero kung buntis sila, nasa abroad sila, makaka-claim din ba? Makaka-claim din sila, Vince. Basta po't SSS member sila. Ginagarantya ng batas na lahat ng SSS member ay makapag expanded maternity leave ng 105 days o kung solo mom 120 days. Okay. Kung meron na mga asawa o partner, pwedeng i-assign ang up to 7 days ng kanyang 105 days sa kanyang asawa. Okay. So, tulad nitong expanded maternity leave law na ma-access din ng aking mga kabarong OFW, yung iba pang mga benepisyo tulad ng pension ay magkaroon ng portability. Okay. Sa visa ng ganyang bilateral social welfare agreements, mapapakinabangan nila ang pensyon nila dito sa atin. Right. Ang maibibigay at dapat ibigay ng Akbayan at lahat pa po ng mga OFW advocates ay siguro yung dapat nagawa ng ating lipunan matagal na para hindi napilitan yung marami OFW natin na mang-ibang bayan. Right. At yun yung pagpapalusog ng ating ekonomiya. Dun sa pagsulong ng sinasabing ease of doing business. Right. Yung pagbawas sa red tape, sa pagtatayo ng mga sariling negosyo, mga enterprises, pagprotekta sa mga MSMEs laban sa unfair competition sa mga malalaki, right, dapat mayroong atensyon na nakalaan sa ating OFW at laan din ang Akbayan doon. Oh. Kasi ako mismo, Senator, no, dumaan ako bilang maliit na negosyante. Yes. At ang naranasan ko, parang yung standards na pinapataw sa mga malalaking kumpanya, pareho din sa mga maliliit. Unfair, diba? Dapat ay, kumbaga, level yung playing field. And we develop what we call mga social investors na mga OFWs. Okay. So, ito yung mga may gustong tumulong mag-invest dito sa Pilipinas. Pero isa sa mga barriers sa kanila para mag-invest ay wala daw incentive. So, okay, at meron ba tayong pwedeng maisip na incentive sa kanila? A tax incentive perhaps? Very worth studying yung probability or possibility na yun. Dahil kung yung mga foreign or multinational corporations right ang naglo-locate dito ay bibigyan ng mga incentives, bakit hindi yung sarili nating kababayan na right pagkatapos ng maraming taong kinip afloat yung ating ekonomiya sa kanilang mga remittances ay uuwi na at talagang dito personally mamumuhunan. Iko-commit ko po ang sarili ko at ang Akbayan Party na pag-aralan seryoso yan at pag meron po tayong na-draft, sabay-sabay po natin i-file yan. Ayan, sige. Hayaan nyo po at ako'y sisingit dyan yes para, ano, para makita. Salamat. Yun naman pong kakapasa din lang na universal health law natin. Paano naman yan nakakatulong sa lahat ng mga Pilipino? Siguro na 100% ang bawat Pilipino o Pilipina ay membro talaga ng Health Insurance Corporation ng ating gobyerno. So yung PhilHealth new and improved. Nakalimutan ko. Opo. Anti-discrimination of bill. Course. How could I forget? How could you? Yung ating anti-discrimination or SOGI equality bill for the first time sa kasaysayan ng Philippine Congress na aprubahan on third and final reading sa House and for the first time sa kasaysayan ng Kongreso ng Republika, nadala natin sa plenary
debate sa Senado. Kung kakailanganin, aba, re-refile lang natin sa 18th Congress at ilalabang muli hanggang maipasa natin ito. Okay. So maraming salamat, Senator. Narinig yung balahibo ko no, sa mga nagtatanggol sa mga katulad kong LGBT. So, yun. Maraming salamat, Senator. Salamat.